So it's a day three of the Alphard Build sa Davao. We just need to readjust some things sa unahan. So we're actually moving the front again. The initial drive was perfect. May naririnig lang kami sa unahan, so we have to check that. Initial drop is always yung pinaka madami ka maririnig. So the initial drop was a success naman. Mas maganda pang may makita kaming problema kesa wala. Tapos saka palalabas pagkatapos ng build. So ngayon, we're going to assess it properly. Front shocks needs to be checked. Hahapitan lahat ng hahapitan, center bolt, stablings and everything. Ikutan namin ulit and then later magpapa-align ulit kami. So far, okay naman yung leak test. Walang values pero hindi umandar ang mga pump. Hindi na-check ni boss, ginamit kasi kakabi. Pero later this evening, we're going to have to strictly impose the leak test para wala tayong leak. Para ma-sure na walang leak. So we're going to have to remove everything ahead of time. So, nasimula na namin. We're back at the garage. So, day 3 so far, so good. Let's continue the build. Pag yan ay tumunog ng may ganito, then saka. Baka nga ito lang eh. Yeah, ama. Ito natin ganyan. Okay, after that rework, ayos na. Binababa na lang ulit. Rework na ni Kuya Jun. So, na-rework na namin. Na-retighten na namin. Linagas kami sa shocks. We can tell you. It's trade secret. So, ngayon, naro-road test na ulit natin sa Davao area. And we're going to align it properly this time. I think this is the final touch na kailangan namin gawin. Final checking kami mamayang gabi dun sa likod kung gumalaw ba yung mga wiring ko and everything. So far, stable naman yung system. Walang problema si sir. Ginamit na kagabi mag-isa. So ngayon, binababa na ni Kuya Jun ulit. Taas muna. Yan na. Simula mo kasi hirap tumaas eh. Sige, okay, taas mo pa sa unahan. Alright, ako ang iyong dummy. Okay. Actually, it's one finger lower than stock. Ito yung maximum height? This is actually one finger lower than stock. 5 finger gap. Sa stock kasi 16 diba? So, ito na yung final fitment natin for this 20s. So, mapapansin nyo, kulang pa tayo sa likod. Tsaka, pag binaba mo ang baso dyan, Kuya Jun, kukulangin ka sa likod. So, ito na yung final fitment sa likod. Tsaka, sa unahan, kulang tayo ng one finger. 20s lang kasi to. So, sa mga disappointed, sorry. Ganun talaga, 20s lang ang kaya ni boss ngayon. Kasi wala, mahirap ang goma sa Davao. It's very hard to get tires here. It's not like Manila na available lahat. Kahit nga alignment shop, hirap na hirap kami dito. So, kulang tayo ng one finger sa likod. Tapos 20s lang yan. Pero pag 21s yan, fender tulip yan. Yung unahan, pwede pa namin itaas yung baso para bumapanas agad. Kling! Pero, yun nga, maiiwan naman yung likod. So, hinabol na lang namin yung unahan sa likod. Okay naman, so pantay naman yung drop. Tsaka lapat na eh. So far so good. Alignment shop na lang talaga. Fitment is okay for me ha. He's a beginner in airsus. Ayaw niyang mag balls all out. Alam mo yon, balls deep all out. Ayaw niya nun, saka na daw. For now daw, let him enjoy the... Saka daw siya sa sagad. Okay, saka. Pag okay na. Nahihirapan nga siya sa goma ngayon, 35 series eh. Sobrang nipis eh. Pero, yeah. Episode 3, alignment na lang din. Let's get some beauty shots later. Mamayang gabi, try natin makakuha. May mga nagme-message regarding sa media. I wanted to coordinate with Twist Media pero it's 3 hours away from him. I don't think it's worth it for him. So tingnan natin. Kausapin ko siya, if kaya niya, game. Pero there's some other people that want to coordinate with us for the video. Pero tingnan natin kung pupunta ang Twist Media. I hope they really do. Pero for now, alignment and road test. Ganun ka na lang. Air out ka, tas ang yabo mo. Hindi na tayo nakakano, makakatawa. Makatagilid yung bird. Pag nakapit natin, hindi natin makapakita sa kanya, no? Alam mo natin size, natin talaman na, no? Sumata ko na lang, boss. Oo, sige to. Para sure. Na ring. Uli mo na lang ito, boss. I-deliver na gawa tayo ng plato. Plato? Bakit hindi pa dito? Ha? Hindi, dapat dito. Dito. Ah.
Ah, dito na lang pato. Hindi, lagyan mo lang ano boss. Oh. 89. So what ba yun? 4.6. Ano ba? 89? 84.6. 89. 84.6. Ayun, inner? Ito. Tapos, gumawa tayo ng plate na 80. So yun yung gagawa ko ng 5mm na ganun. 80 at 92. Tapos, sa shoot ko pa. Tama. Tara, nakalasin ko na rin yung 14 pa. Kasi na natin. So after a whole day's work, we actually traced the problem. Kanina nakita nyo kami hapon. That's already sundown. Chine-check namin yung pangilalim ng kotse. We're looking for problems dun sa unahan. We found the problem, pero fortunately, our resources here is not enough. So we just put a band-aid solution. We're going to send some new machine parts kay sir by next week. Papa LBC ko na lang, and his trusted guys will actually be doing it for him. So we already oriented them, and approved naman sila sa akin. They're pretty good. And mabilis silang pumake up, so they know what they're doing. All in all, we test drove it. Nag-focus muna kami sa trabaho. I wish I could just show everything to you. Pero unfortunately, we are undermanned. So we had to focus the job. Okay na naman. Hila naman sabi mo. Tiring but satisfying. So yun lang. So far, anong kailangan i-finalize? I-road test ulit ngayon. Road test alignment. And bukas siguro ang gusto kong i-check ay lahat ng electrical. And then leak test. Tonight, magli-leak test. And... Photoshoot. Sino na photoshoot? Ako na, boss. Hindi ko kailan siya, no? Malayo eh. Coronadal. 3 hours, boss eh. Tingnan natin, baka respond din tomorrow. Ako na lang. Anyway, i-road test muna natin. Magpapalik test na pwede. Ano? Davao. Signboard na malaking Davao. Welcome to Davao? Oo. Or dun sa durian. Any Davao na signboard. Or yung durian sa may airport. Oo, sige. Ikot natin. And then let's finalize this episode. Wala masyadong nangyari ngayon, pero it's been wild so far. And okay na naman. Kuya Jun, pagod na. Kami pagod na rin. Pero it's okay. Part of the work. Yes. So test driving namin yung kotse ngayon. So far, so good. Wala na akong naririnig na problema. So this is part of the problems na kailangan naming harapin. Lalo't wala kami sa home base namin. Working away from our territory will always be very difficult, pero the fact na nagagawa namin ng paraan kahit ganun is yun yung pinirepair namin ahead of time para sa Davao trip na to. So Boss Chips is driving, sinahil, tahimik, nakikinig. Nakikinig sila sa kotse ha, hindi sa akin. Pinapakinggan nila yung kotse maayos. Kasi if there's a chance na may marinig pa sila, now's the time. Kasi we only have one day left for this trip. And we want everything to be perfect. So far, so good naman. We've been driving for 30 minutes onwards. So far, wala akong naririnig. Driving to multiple roads and everything. Bumps, humps, lubak, tugtungan ng tulay and everything. Okay naman so far. So yan, balikan namin kayo later. See you in a bit. So, sa labas tayo ngayon. Maganda sa gabi, no? Kinta ba rin ng chrome eh. Hindi ko lang alam pumita sa camera. Pero yeah. So trying to get a shot without getting run over by people. Pero so far, it's looking great. Ah, holy shit. Nakakapagod ah, pero worth the experience. Connection is good. Reaching out to other places to work on cars like this. Kailangan natin ito makabitan ng sticker tomorrow. Talaga, hindi pwedeng hindi. Ganda, Brad. Damn, boy! Holy shit! Pogi talaga, boys. Promise. Iba talaga sa person. You know, high ace, oh. Ayun! Pusina siya, eh. Tangin. Palilig siguro mga yun. Binagalan talaga niya eh. So, we're out here in Davao City Street sa gabi. Try to get some grub before we sleep. Pare, na-appreciate ko na siya. Parang okay, tama lang. So, tama lang? Para hindi ka mahirapan na makiyat, air out mo ka. Tapos diretso ko. Hey, man. Thank you, ilaw, guys. Ilaw, pare. Ilaw, ilaw, ilaw. I can't see you. Wait lang. See you, guys. Sabaw nga, bintana. Ayan.
Tara boss, let's go. All right. Mukha na ba akong pinagpilito? All right, let's go. We got some food, drinks. Yun, maalam na pumindot. So, we're back here. Pagod na naman kami. Pero, solid. Solid ba, bro? Solid, man. So tired, though. So tired, yeah. So, thanks to Boss Chips ulit. Thank you. For the never-ending hospitality. Sobrang solid. As you can see, sa mata ko, pagod din ako. So, we're gonna end the vlog here. So, you can see my kimpi ass. Yeah. So, we're gonna end the vlog here. We're gonna rest up. And we're gonna call it a day. It's been a great 3 days so far. So, ano ba nangyayari kanina? Recap natin. Ngayon ng umaga, pagkarating namin sa bahay ni Sir, select na namin yung nalagutok kahapon. Na-assess namin yun the first time. And then, nalagutok pa rin kasi. So, we actually had to reassess everything again. And that took us... Yun lang ba ginawa the whole day? Yeah. Yun lang ginawa natin the whole day, di ba? Oh. Or nagtagal din tayo sa alignment, naghahanap ng alignment, no? So, ewan ko bakit, pero pagpatak ng 12 o'clock, ang lazy na pakiramdam ko doon kasi sobrang init kanina. Masasarap pa ng pagkain. Alam mo yung pakiramdam doon. Di ba? So anyway, first day is electrical day. Second day is the rear part of the shocks ng kotse. Third day today is the mechanical side ng kotse. Mechanical stability ng kotse na ayos namin. So this is like a day-by-day process. It's exactly what we do sa shop. Yun lang sabihin ko. Kung anong ginagawa namin sa shop, ganito rin ginagawa namin. Hindi lang namin mapakita lahat sa inyo. Ngayon lang namin mapakita sa inyo lahat. So, bukas, polishing, video, yun na lang. Enjoy na lang namin yung kotse. As much as possible, we don't want to focus too much on things na hindi naman dapat i-focus kasi we have limited time tomorrow. And last day na namin bukas. Yun lang. Anyway, see you on the next episode. It's been Kyle from Fitment Engineering and watching Fitment TV. Adios! Kimpi na naman ako. Diba? May bigote pa. Adios! Matching bigote. Mukha na akong tito. Oi, watch our vlogs, dude. Yeah, watch the vlog, bro. Land Rover vlog is up. Bye.